Hello mga kasaybits, dito naman tayo sa bago natin tutorial. So tuturuan ko kayo kung paano mag-mix ng vocals gamit ang FL Studio ng madalian lamang, basic lang. So samahan nyo nga pala ako para malaman natin kung paano. So nandito na tayo guys. Gamitin kong example yung composition ko. Parinig ko muna sa inyo yung chorus. Oops, dun muna tayo. So sisimulan ko guys sa auto-tune. Dahil di naman tayo kagalingan kumanta. So gagamitan natin ang auto-tune yan. Pero sabi nga ng iba, hindi daw auto-tune yung ginamit natin dito. Is Newton. Yan. Yun yung Newton na ginagamit para sa mga pitch. Para i-high or i-low yung mga pitch na nagpa-flat or nagsisharp. So comment nyo na lang sa baba kung gusto nyo matutunan to. So, isusunod na lang natin to guys. So, dito muna tayo sa pagmimix. So, ito na. Ito yung main vocal ko. Yan. Ginamitan ko siya ng compressor. So, sa mga hindi alam yung compressor, dito yan. Nakalagay sa BST niya. Tama ba? Plugins yan, plugins. So, ito siya. Yan. So, hindi na natin kiklik yan dahil meron na tayo. Ginagamit ko to para dun sa pagpapalakas ng boses. Kasi, kung mapapansin nyo guys, kung walang compressor yan, kung iaangat mo yan ng walang compressor, parang mahina pa rin eh. Diba? Parang ito yung magpapalakas ng boses ng kanta, na ng boses mo. So yan, pansinin nyo. Diba? Yun yung gamit niyang compressor. So, isunod naman natin yung reverb. Yan. Ito yung reverb. So, ginawa ko pala siyang sidechain. Hindi ko siya nilagay sa main vocal para hindi mag-agawan or basta ganun. Basta ganun lang yan guys. Ituturo ko na lang kung paano, saan ginagamit tong sidechain na to. Pero ito muna tayo. Gumamit ako ng reverb. Yan. Ang gamit ko is FabFilter Pro R. Yan. Ito yung naglalagay ng reverb. So, nakamix na yan. Check natin. Diba? Tapos, ginamitan ko siya ng EQ. Yan, Fruity Parameter Trick EQ to. So, ito guys, din nyo mahanap to sa loob ng FL Studio. Dinadownload yan. So, hindi ako gumamit ng stock. Pero, meron dito ang stock na reverb. Yun yung Fruity... Wait lang. Reverb. Ayan, Fruity Reverb 2. Yan. Kadalasan ito yung talagang ginagamit dito sa Fruity Loops. Built-in siya dito, guys. So, hindi natin kailangan yun ngayon. So, tatanggalin ko na. Ito naman parametric EQ na to, gamit na gamit dito sa FL Studio to. Ito kasi yung nagbibigay ng ng lakas din ng boses or kulay, tama ba? Yun. Correct nyo na lang akong tama or mali. Pero nandito ako nagbabalance ng lakas ng tining ng boses o kaya bass ng boses. So itong violet na to guys, ito yung bass niya. Tapos itong mga to nasa mid ng boses mo. Yan. Tapos ito yung
tining ng boses mo sa dulo. So tinanggal ko yung dalawang yun dahil hindi ko naman kailangan yun sa reverb. Tinatanggal natin yun guys sa reverb. Pero sa vocals ginagamit yan. Papakita ko sa inyo kung paano. So dito na tayo sa kabila, sa S-word. Ginawa ko siyang S-word kasi tinatanggal niya yung unti lang ha, unti lang. Medyo hindi naman masyado malakas na S. Yan. Ito yung pangtanggal ng S, yung floor fish na yan guys. Nada-download yan, check nyo na lang sa Google. Libre lang yan. So, try natin. Pansinin yung sanay. Yan. Diba? Lagay natin sa pinakadulo. Yan. Pag tinanggal naman natin yan, check natin kung paano. Medyo may pagkaka-difference yan, guys. Effective yan. So, ito naman ang kasunod, yung trail seeker. Yan naman yung magbibigay ng hangin sa ano mo, sa boses mo. Parang reverb din pero mas lumuluwag yung boses ng yung boses mo sa loob ng record. Yan. Ito yung magbibigay ng hangin. Yan. So depende na sa pandinig nyo kung paano nyo i-set yung thresh na yan. Hindi pala thresh. Trail seeker. Yan. Nasa Google din yan. So nilagyan ko na din siya ng EQ. So ito na nga yun guys. Dito ko ginagamit yung EQ na yan. Halos sa vocals. Yan, ito yung bass. Yung sinasabi ko kanina, binaba ko siya para hindi masyado makapal yung bass ng boses natin. Binalance ko siya yan dyan. So pakinggan nyo guys kung may bass. Yan, walang bass. Ito naman yung sa gain. So, napansin nyo yun guys. So, yun yung gamit niyang EQ na yan. So, malaking tulong yan, lalo na kung baguhan lang tayo at hindi naman natin record sa FL Studio yung boses natin or sa ibang app na ginamit natin. Kung nakukulangan kayo sa bass, sa boses nyo, pwede nyong iangat yan. Yan. Naaaral naman natin yan sa YouTube eh. So, ito naman sa tining ng boses natin. Yan. Pwede nating i-adjust yan pababa kung masyadong matining yung boses natin. So sa lagay ng boses ko, medyo kailangan natin ng kulay kaya tinaas natin yan. Yan. Yan yung nabase sa tenga ko na mas magandang pakinggan. Kaya yan yung ginamit ko. Then naman dito naman sa second voice. Kung magkakaroon kayong second voice. Hindi ko na siya nilagay sa tawag doon. Yung kabilaan sa headset, kumbaga sa headset. Ilalagay natin sa right and left. So diniretso ko na lang din siya. So hindi ako nakapag-experiment about doon. So next time gagawa ko ng ganun guys. Para yung second voice maririnig sa kabilaan. Yan, pag naka-headset tayo. So ito kasi naka-stereo na to diretso. So ginamitan ko rin siya ng compressor. Yan. So medyo balance lang, medyo mahina lang pagdating sa second voice. So may auto-tune din yan guys. Yan, tapos reverb. Tapos, yan. Tinanggal ko rin yung ano niya. Yung bass ng reverb.
Yan. So, yun lang. Kung may mga tanong kayo guys, comment below. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Malaking tulong yan guys. Para sa mga bago nating tutorial pa na gagawin. Comment below lang kung ano pang mga gusto nyo matutunan about sa pag-mix ng vocals. So, hindi naman ako ganun kagaling guys. So, bago lang din ako nag-mix. So, sinishare ko lang din kung anong idea na alam ko. Para sa inyo. Yan. Ang importante lang guys is yung sa timpla ng pandinig natin. Kung magtiwala lang kayo sa tenga nyo. Unang-una sa lahat. Yun. Para ma-mix nyo ng maayos. Yung minimix nyong vocals or anong kanta yan. Huwag kayong mag-antawag. Basta huwag kayong ma-didistract. Or basta pagkatiwala nyo lang tenga, yun lang yun. Hindi naman masama magtiwala eh. So itong kantang to pala guys, lumabas na sa YouTube channel ko. So hinihintay ko na lang ma-release to sa Spotify. Yan. Tsaka sa iba pang mga music store. Tama ba? So yun lang guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and pakiclick na rin yung notification bell dyan sa baba para sa mga another videos na ating gagawin. So maraming salamat, sana may mga natutunan kayo. Or kung hindi nyo naiintindihan yung iba kong paliwanag, i-comment below nyo na lang guys at babasahin ko naman yan. So maraming salamat, bye!